Ayan, kita niya. May isang capacitor dyan na parang umuusok siya. Yun o. Okay. So far, parang hindi naman na siya umuusok, no? Ayan, buhay na siya mga boss. Kita niya. Good day mga paps, may papakita tayong isang kaso dito, no? Aegis Legend na naman to. Namumuro na talaga yung Aegis Legend. Malinis pa naman yung board niya. And no power po siya. And dito po yung nakita natin. Okay. Bali, isinet ko yung RPS natin sa low voltage. Okay, 6.2. So, safe voltage po yan. And dapat mabubuhay po yung mod, no? So, itatry natin siyang ilagay sa negative, yung negative clip. Okay, ayan, nakalagay na. Then, okay, ito po yung, ito, pakita ko sa inyo. Ito po yung positive clip. Ito. So, itong positive line natin papunta sa baterya, and yung clip ng may 6.2 or 6.3 volts. So, tingnan nyo mabuti, ah. Tingnan nyo mabuti. Okay. Kita nyo po. Okay, ito, isa pa. Yan, kita nyo. May isang capacitor dyan na parang umuusok siya. Yan o. Okay. Kita nyo. Malaki po ang chance na open capacitor yan. And posibleng merong mga katabi dyan na merong problema din. May mga katabing piyesa o components na may problema. So, ayan siya. Umuusok. Kita nyo. So, isang dahilan yon, okay? So, isang dahilan yun kung bakit umuusok. Isa sa dahilan kung bakit umuusok. Yung pagiging open nung capacitor na yun. And, may effect yun sa unit. So, may chance na hindi mabuhay yung unit kung meron tayong open na capacitor. Okay? So, ang gagawin natin dyan, iti-trace muna natin kung alin yung mga katabi niya. Pwede nating bunutin muna yan. And, subukan natin kung mabubuhay yung unit, no? Okay? Bali, ayaw ko sanang i-video ito kasi parang normal naman yung problema. Pero, ayan nga, mukhang hindi siya normal, no? Umuusok siya. So, bubunutin muna natin yung capacitor na yan, and susubukan natin siyang subukan ulit natin siyang testingin kung mabubuhay na siya pagkatapos maalis yung capacitor na yan. And kung hindi siya mabuhay, pwedeng subukan na palitan naman yung capacitor. Okay? So, tatanggalin muna natin, and mamaya babalik tayo, no? Ayun yung baklas. Mahirap siyang baklasin mga boss. Sobrang dikit niya. Ayun, natanggal na. Okay. Ito siya mga boss. Ayan, kita niya. Focus natin. Titestingin ulit natin siya mga boss. And titingnan natin kung anong reaction ng unit kapag wala yung capacitor na yan. Teka, may nakita pa ako dito nga lang.
kasi may chance na yung ibang katabi niyang pyesa may problema din. Okay. So dito natin siya binaklas sa part na to. Ayan, kita niya. Ayan. Ito, itong part na to. Dito natin siya tinanggal. And susubukan ulit natin siyang lagyan ng RPS. So sana mag-okay na siya. Or posible nating palitan yung capacitor na yun. So ito na po, at i-testingin natin siya, no. Okay. Wala siyang reaction, mga pops. So ang gagawin natin, i-clip na natin 'yan. And chine-check yung RPS dun. Wala siyang nakikitang shorting ngayon. So bubuhayin natin siya. Bubuhayin natin siya, mga pops. So 5 clicks. 1, 2, 3, 4, 5. Ayaw niya. So malaki ang chance na try natin. Ayun, kita niya. Parang nabuhay siya. Ayan, buhay na siya, mga pops. Okay. Kita niya. Pag wala yung capacitor, mga pops, nabubuhay siya, no? Pero tingin ko, malaki yung kaugnayan niya sa unit. So, titingnan natin kung nadidetect niya yung coil. So, isushort natin ito. Okay. Parang wala siyang detection ng coil, mga pops. Ayun, na-detect siya. So, okay yung coil detection nitong unit. Okay. So, hahanap tayo ng capacitor na pwedeng ikabit dyan. Pwede rin yung galing sa mismong unit and pwedeng mag-okay na po yung Aegis Legend na to. Okay. So, yun po yung isang problema, no, kapag may isang part na nagsushort, hindi po mag-on yung unit. Okay? Hindi siya mag-on or magkakaroon siya ng intermittent. May time kasi na pag binubuhay, intermittent problem, parang may time na pag binubuhay siya, okay. May time na pag biglang namamatay, tapos hindi na naman siya mabubuhay. So, parang ganun. So, ganun po yung sinabi nung user. Okay. So, yun. Hahanap tayo ng... okay. Hahanap tayo ng capacitor na kagaya nito. Na pwedeng mas maganda kung galing din sa mismong Aegis Legend. Then, makikita natin, may chance na okay na po siya pagkatapos. So, yun mga pops. Kita nyo. Buhay siya. Naglo-low battery protection yan kasi kulang siya ng BCM. Okay? So, normal lang po yan kapag naka-RPS tayo. Okay? So, yan mga paps. Tingin ko okay na po itong unit na to. Ang kailangan na lang talaga natin ay... kailangan na lang natin ay palitan natin yung capacitor dito sa part na to. Focus natin. Yan yung capacitor na tinanggal natin. Ito to. Papalitan natin yan and mag-okay na po yan. 99% magagamit na po ng user kasi yun lang po yung isa sa mga main factor kung bakit intermittent yung power ng unit. May time na buhay, may time na buhay. Okay, ayan, nakakita na tayo ng isang ano. Pwede to. Ito po yung mga tag dito. Kinagpipisahan natin na units. Ewan ko, hindi ako sigurado kung buhay ito eh. Testingin natin. Wala na to ibang pyesa eh. Binili na yung ano, binili na yung skeleton. Ito, binili na rin to. Okay. And hindi ko sure kung nabubuhay pa to. Titingnan natin. Testingin muna natin kung nabubuhay pa to. Pero kahit nabubuhay pa ito, babaklasin ko yung capacitor nito. Para hindi na tayo mahirapan maghanap ng ano ng tamang capacitor para sa kanya. Okay. Tatry natin kung nabubuhay siya. So idinikit ko na mga pops, tatry kong buhay.
sorted. Wait. Okay. Saglit. Parang hindi nabubuhay. Okay. Iyan muna natin to. Okay, babaklasin natin yung capacitor nito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung kailangan natin. Yan, yan, yan. Yan. Okay. Try na natin baklasin mga mops. Okay. So, bubunutin natin yan na. Hindi ko na kailangan tanggalin sa housing yan. Baka mamaya sabihin niya, ba't di mo tanggalin sa housing? Baka masunog. Hindi po basta susunog yan. And mabilisan lang to. Wait, i-ready na rin natin tong isa. Yan. I-ready na rin natin yan. Mabilisan lang to mga pops. Okay. Ayan, muusok na mga pops. Ayan, nabunot na natin mga pops. Kita niya. Tapos ikakabit na natin siya dito. Okay. Try natin galawin kung nakadugtong na siya. Ayan, nakadugtong na mga pops. Ayan na. Kita niya. Saglit po ah. Ayan, kita niya. Nakakabit na siya. And, papalamigin lang natin yan. And after nun, titestingin ulit natin, no? Okay. Pwede na nating testingin. Tingnan natin, baka umusok na naman, no? Hindi naman na siguro. So, i-clip ulit natin to negative. Okay. Then, itong positive. Okay. So far, parang hindi naman na siya umusok na. And, bubuhayin na natin siya. Wait. Bakit tayo? Ah. Dito na natin na siya i-clip sa may ano. Sa may charging port, pwede rin dyan. So, buhay natin. Ayan, buhay na siya mga boss. Kita niya. Hindi na siya umiinit. Okay. Hindi na siya umiinit. So, yun. Okay na to. Bali, check natin sa coil detection. Ayan. Weak battery daw, sabi niya. Ayan, kita niyo. Nadidetect yung coil. Okay. So, ito, okay na to. Ikakabit na lang po natin ito sa unit and magagamit na po ng user, okay? So, yun po yung nangyari, no? Hindi sana ako interesadong i-vlog to, pero nakita ko yung part na tingin ko mahalaga rin yung ma-vlog natin to para makita nyo yung mga problema. Okay. So, ang problema po talaga nito, may time na hindi siya nabubuhay, may time na buhay. Pagminsan, okay. Pagminsan, hindi. Okay. And, okay na siya kaya. So, mga salamat po sa panonood and sana may natutunan po tayo dito. And magagamit nyo ito kapag may mga problema rin kayo sa mga units nyo. And kung malakas loob nyo buksan, and i-check kung ano yung mga pyesa. Okay? Kung ano mga problema ng mga pyesa nyo. Yun. Okay? Bye-bye. Okay na to. Ready to use na mga pops. Kakabit na lang sa mood. Ingat kayo and keep safe. Bye.